nag-check engine fault pa. Check engine fault. Ano kaya to? Vehicle info. Okay. Check engine fault. Hindi pa pakita. So tatawag ko na lang sa Volvo. Yung pagka-drive mo is
sinasabing ano na lahat ng mga company driver is basta drive lang ng drive, drive lang ng drive. Kanya lang, kailangan mas ibahin mo. I mean mas iibahin yung driving habit mo. Lalo pagka sarili mo yung truck. Kasi may hirap na pagka nasiraan ka sa daan o itiri ka ng truck mo sa daan. Exit na ako rito sa Grand Forks, 9J. Itigil muna ako rito. Dito na ako mag-stop kasi magla-lunch na rin. So habang kumakain o habang nagluluto ako ng aking kakainin is tatawag muna ako sa Volvo hotline. Please
So malalaman na malalaman ko na kung yung code na fault. So naka-hold lang ako. Sasagot din sila diyan na mga ilang minuto lang siguro. Good afternoon. Yeah, I have a check engine fault on my truck right now. Last six digit of my VIN is 202664. Because I just top of my depth and then I just drove around more than 100 kilometers and then when I cross the border I just shut it off my truck and then that when I started and then it just pop up. I got you. Yeah. It's not something that's gonna shut you down, but I just kind of keep an eye on your depth tank, make sure that's so I can keep on freezing, eh? Yeah, because last time is I got a frozen death and then I just when I pick it up at the Volvo dealer and then they told me that just running for half an hour just to melt the death and then yeah, it just came out and then yeah in this morning it just negative 25 Fahrenheit and then yeah it just popped out after 100 kilometers. It will gun automatically or the check engine light? It will go away if it stops triggering. Now, right now, it's like it's triggering every 4 or 5 minutes. So. Okay. Yeah, because I got 3/4 of tank on my DF right now, and then it will go down a little bit on my DF tank. And maybe I should top up on it, or? Well, it's not necessarily the fullness of the tank, it's more of the temperature that the sensor's picking up. The temperature, that's not what it should be. Okay. That's the problem. Okay, it's just a temperature sensor on my DEF tank. Mm-hmm. Okay, it's not big deal, eh? Yeah, correct. Okay, as long as they keep me going, and then I'm okay for that. And then maybe I should just bring it once I get back home and then send it to my service, then do the checks and yep. Okay,
Sounds great. Thank you very much. I appreciate it. And then have a good day. You too, man. Thank you. Okay, thank you very much. So yan, nalaman natin na yung naging problema is yung depth temperature sensor. Yun yan, no? Nung chinek ko rito sa ano natin, I mean sa ano ko, sa dito sa speedometer ko, check engine fault lang yung lumabas, pero wala siyang code. Pero most of the time kasi pagka may lumabas na fault code, lumalabas agad yung code. Sinasabi niya agad kung ano yung problema nung kung anong sensor or kung ano yung nagma-malfunction na sensor nung truck. Sa ngayon, yung naging problema, wala siyang code kasi yun nga, kagaya ng sabi nung tinawagan ko, yung sa remote diagnostic itong Volvo, is yung temperature sensor is nag-trigger kasi nga kagayang kaninang umaga masyadong malamig, tapos na frozen pa yung siguro na frozen yung DEF, pero hindi naman siya totally na frozen kasi every time naman na pagkagartong weather, every time na nagpa-park ako ng truck, hindi ko siya pinupultang. Ang pinupultang ko lang is yung fuel kasi nag-gel yan. So nilalagyan ko lang, pinupultang ko lagi yung fuel tank ko, nilalagyan ko siya ng anti-gel. Pero yung DEF, hindi ko siya pinupultang kasi once na mag-stay yung truck ng 24 hours na magdamag, na napoprocess yung DEF kasi iba yung pagka-liquid niya. So ang ginagawa ko, meron akong jug ng DEF. So every time na halimbawa after ng reset ko or after 24 hours, magta-top up ako nung DEF na nasa jug, yung nabibili lang sa mga truck stop. Itinatop up ko siya ron para mag-melt yung nasa tangke ng DEF tank ko, mag-melt siya. Kasi once na umandar naman na yung truck, meron siyang nagtitrigger din doon na heat, parang heater siya na para tunawin yung naro sa tangke. Kaya ko lang ginagawang nagta-top up ng depth from the do sa galon para mas mabilis siyang matunaw. So yun lang ang isang tip na kailangan gawin nyo pagka sarili nyo truck o kahit company driver kayo. Kailangan wag niyo ipupultang yung DEF niya para once na mag-park kayo ng truck, pwede niyo tapapan, makatulong yung pagtatap up niyo ng DEF, makatulong doon sa pagtutunaw nung na-frozen na DEF sa tank. Kasi iba yung liquid ng DEF sa fuel. Yung fuel naman as yung diesel, yung pagka-diesel ng yung diesel kasi nagwa-wax yan. May nagbubuo siya ng wax pagka malamig. So kailangan meron kang hinahalo ron. Yung ginagamit ko kasi is anti-gel para hindi mag-gel yung diesel. Kasi pag once na mag-gel yan, magka-clog yung fuel filter. So kailangan i-mixture mo siya ng anti-gel. Tapos kailangan i-keep mo siya ng full tank once na magpa-park ka ng 24 hours or 36 hours or ilang days ka hindi bibiyahe. Para at least nang ma-maintain yung fuel filter. So yun nga, ito naman after ng siguro mga bagong palit lang naman kasi rin ng fuel filter nito bago ako bumiyahin itong taon na to. So bagong palit yung fuel filter, bagong change oil. So yung fuel filter ko is alam kong bago. So siguro mga couple of biyahe pa, papalitan ko ulit kasi minsan kasi hindi rin maiwasan kahit mayroong anti-gel, kahit mayroong kang nilagay na anti-gel, meron makakalusot na gelling sa filter mo. So once na maipon ng maipon yun dun, hindi na yun matutunaw eh kasi ano na siya eh, pumasok na rin sa filter eh. So magka-clog yun. So yun, yun lang. At least natawagan ko yung sa Volvo, yung sa remote diagnostic itong Volvo. So yun lang kagandahan ng unit na to.
Ewan ko lang yung iba, hindi ko alam kung meron silang ganito na nadadiagnose nila yung ano, yung fault code ng truck. So kahit hindi mo na sasaksakan ng scanner or ng kung anong OBD yan, ma-check nila yan. So yun lang, at kakain muna ako, luto na rin naman yung aking sinaing. So kain muna ako, then head na ako sa diretso na ako pag biyahe. So narito ako ngayon sa Grand Forks. The way ako ngayon down south ng Texas. So yun, sabi naman nila sa akin mawawala rin naman daw yung check engine. So keep going tayo. So yun lang, at kakain muna.